Hello guys, welcome to my channel. Long weekend ngayon dito sa British Columbia dahil British Columbia Day, kaya medyo mahaba-haba ang bakasyon ngayong weekend. At maganda ang panahon dahil summer. Ito, nasa labas na naman kami. At maggagala at mag-iikot-ikot lang dito sa Victoria. Here is Jim of JNB Vlog. Hello, kumusta? Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Do you know where we're going? Siguro punta kami ngayon sa Breakwater. Look at a cruise ship. May mga parating na mga cruise ship. Ito, pupunta kami sa Tim Hortons. We'll grab a coffee. Ayan, famous coffee shop dito, ang Tim Hortons. Guys, ganito lang dito sa Canada, pag holiday, walang magawa, pag day off, pupunta sa beach, lalo na ngayon, tag-araw dito ngayon. Hindi kami natuloy sa Tim Hortons kasi ang haba ng pila, kulang sila sa staff. Hi, welcome to Ito. May help you. Nandito kami ngayon sa A&W. I'll get the habanero chicken, please, with a Diet Coke. And fries on the side? Oh, yeah, the meal, please, with fries. And no? Yeah, Buddy Burger, no cheese. Buddy Burger, no cheese. Yeah. Sweet potato fries. And root beer. Root beer. So nag-drive-thru na lang kami sa A&W. Kasi nga ang haba ng pila tas ang bagal. Wala talaga silang staff. Eto nga nakita ko nga hiring pala sila doon sa branch na yon. Pila rin kami sa drive-thru. Ayan, nandito na kami. Pick-upin na namin ang order. Ayun o, Filipino yung service ko nila. Busy-busy. Nag-detect siya ng order sa counter. Tapos drive-thru runner pa siya. Iba talaga sa atin guys, di ba? Sa atin, meron ng runner. Meron pang order taker. Dito, all around ka talaga. Talagang susulitin nila every dollar na ibabayad nila sa'yo. Welcome back guys! Another day, another opportunity na naman para sa inyo. Kaya ako na-share yun sa inyo dahil yun ay related sa pag-uusapan natin ngayon. Nagpunta kami sa dalawang fast food dito at talagang ang service ay napakabagal. Hindi na nga kami tumuloy dun sa Tim Hortons dahil kulang sila sa staff at ang haba ng pila. At nag-drive-thru na lang kami sa A&W, ganun din. Mahaba rin ang pila. So it really takes time. At iyon, ang dahilan ay understaff ang karamihan ng mga business dito. So kaninang umaga, pagbukas ko naman ng phone ko, nakita ko naman itong balitang to. Canadian employers are ramping up their search for temporary foreign workers amid labor crunch. Talagang nagpuprosige yung mga employer na makakuha ng temporary foreign worker. At sinusuportahan naman yun ng Government of Canada. Actually, unti-unti na nga nilang nire-relax ang policy ng immigration regarding temporary foreign worker. May ginawa silang facilitated LMIA process, nilift nila yung restrictions sa Alberta. So, nakikinig naman ang Government of Canada sa mga hinaing ng mga employers dito. So, ngayon ang pag-uusapan natin ay related doon sa pinakita ko sa inyong video, sa isinier ko sa inyong video sa first part ng vlog na to. I hope this is your chance to go to Canada. So, ang tinutukoy kong job opportunities ngayon ay ang mga coffee supervisors at service crew, katulad nga nung sa Tim Hortons. So, itong job na to ay na-post sa website ng IPAMS, ang isa sa pinaka malaking agency dito na nagpa-process ng mga workers papunta sa iba't ibang bansa. Isa na doon ang Canada.
So ang IPAMS ay may tie-up na agency yan dito sa Canada, ang Recruitment International. So ang IPAMS, kaya maraming nakukuha yan ng mga job openings ay dahil doon sa kanilang partner na agency dito sa Canada. So guys, ang naghahanap nga ngayon ng work para sa Canada ay ang Tim Hortons. Nangangailangan sila ng mga shop supervisors at crew sa coffee shop. So ano ba ang mga job requirements? All applicants must have coffee shop experience. So guys, wala exemption ito dahil agency ito, mahigpit talaga sila sa experience, pero sigurado namang mapapaalis ka. So walang nilagay kung ilang years. Ang process ng pag-a-apply dito ay kailangan nyo muna mag-register sa link na ibibigay ko dito sa description box ng video na to. So ipapakita ko rin sa inyo kung anong mangyayari kapag kinilik nyo yung link na yon. Yung mga na-select na applicants ay padadala ng invitation letter ng IPAMS for virtual interview. So guys, hindi kayo pupunta sa IPAMS kundi magre-register muna kayo dito sa link na to, at pag kayo na-select, bibigyan kayo ng invitation for a virtual interview. So walang kahirap-hirap guys, mag-register lang kayo, maghintay kayo ng invitation at may interview kayo kung nasa bahay man kayo. At sabi rin nila, they will only respond do sa applicants na na-shortlisted nila. Ibig sabihin yung mga napili lang nila, yun lang ang i-email back nila o kukontakin nila. So it means pag di kayo naka-receive, hindi kayo na-consider sa application nyo. Ang IPAM zero fee, hindi siya nag-charge ng placement fee, salary deduction, or processing fee. Ang sinasabi ng iba, Form 1 power pooling lang naman yan. Yes, of course, advance silang kumukuha ng applicants dahil sa tagal ng process ng pagpili ng applicants at pag-hire ng applicants. Pero for sure, makakakuha sila ng job order. Meron naman silang tie-up na recruitment agency dito sa Canada. Kapag naklik nyo na yung link na yun for registration, kayo ay may redirect dito sa web form na to. Ayan, nakalagay, job opportunity for coffee shop supervisors and crew sa Canada. IPAMS and RM Recruitment International client, which is the Tim Hortons in Quebec, Canada, opens another opportunity for Filipinos. Lalagay nyo lang yung email address nyo dito at ito ay 19 pages. And click next pagkatapos yung lagay ang email, at nandyan lang ang mga personal details, yung applicable job title, kung anong gusto nyo applyan, crew ba, coffee shop crew, or coffee shop supervisor. So guys, kung mapapansin nyo, kailangan nyo ng pre-employment orientation seminar number. So saan nyo makukuha yan, ibibigay ko rin ang link sa inyo sa baba ng video na to. So dito kayo ma-redirect. Welcome to the free pre-employment orientation seminar, at kakailanganin nyong mag-register kung wala pa kayo. Kung meron naman kayo, i-provide nyo na lang yung number nyo dito. Kung wala pa kayo, click here to register at mare-redirect kayo dito sa POEA, POS, ayan, Homeland Services. Pwede na kayong kumuha ng number online. Tapos yun guys, ituloy nyo lang yung application nyo, hindi ko na lang ma-fill up kasi hindi naman ako magre-register. Usually straightforward na tong registration na to. So guys, itong opportunity na to ay para sa Tim Hortons sa Quebec. So matatandaan nyo, nag-vlog ako ng Bill 96 para sa French language ng Quebec. Don't worry guys, gamitin nyo lang stepping stone to. At katulad nga nung sinabi ko sa vlog na yon, hindi pa sure kung paano nila ipa-implement yon. And since ito na ang pinaka malapit na opportunity sa inyo, i-grab nyo na agad para makarating kayo dito sa Canada, at saka nyo na lang isipin yung tungkol doon sa Bill 96. So ayun guys, napakadali ng pag-a-apply. Ang Tim Hortons ang nangailan ng coffee shop supervisors at coffee shop crew. Doon sa may mga experience sa inyo sa mga international coffee shop like Starbucks, Costa Coffee, at kung ano-ano pang mga coffee shop, mag-register na kagad kayo dito. Una niyong gawin, kung may experience kayo sa coffee shop,
mag-register muna kayo sa pre-employment orientation seminar para makuha nyo yung number. Once may number na kayo, mag-register na kayo dito sa link na binigay ko. Register kayo sa IPAMS at pag na-select kayo, maghanda kayo para sa virtual interview. So guys, dun sa mga bago sa channel ko, ito ang Becoming Canadian. At kung gusto nyong makareceive ng mga notification sa mga bago kong video, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell notification para automatic na kayong ma-notify ni YouTube na may bago kong parating na video. At kung nagustuhan nyo ang video ko, don't forget to give me a thumbs up. Again, thanks for watching guys, and stay safe and God bless to all of you.